para pagka nag video kayo gamit yung phone camera o yung selfie camera, hindi naka-flip yung pangalan. So napaka-importante niyan kahit baguhan ka pa lang. Kailangan yung content mo, wala nang magandang content tapos hindi pa mabasa yung ano, di ba? Wala nang magandang content, di pa mabasa yung wordings dun sa likod, di ba? So eh napaka-importanting tip 'yan. Isang tip lang 'to kasi baguhan din lang ako. What's your vision? Welcome guys dito sa akin channel. Ako nga pala ang inyong Kuya Ariel. Ang inyong Kuya Ariel. Ang magbibigay na naman sa inyo ng konting kaalaman, no, tungkol sa tamang paggamit ng ating smartphone o kung tawagin natin ay cellphone. Dito kasi sa bansang aking kinatatayuan, tawag nila dito is handphone. No? Kung walang nalaman kasi, handphone. Hawak-hawak na handphone. Sa atin is cellphone, traditional natin sa Nokia, siguro, cellphone, ganun. Pero para sa akin, smartphone siya kasi ano na siya, yung phone na parang computer, kaya sa tinawag na smartphone, diba? So yung tip na ibibigay ko sa tamang paggamit ng smartphone sa pagbablog, sa pagbibideo, no? Ito, mahalaga itong pag-usapan kasi kahit wala tayong maganda pang content, gusto natin subukan mag-vlog gamit ang ating smartphone o handphone o cellphone. No? Kaya pala, dito naman tayo sa aking maliit na kwarto. No? Magpapasensya nyo na yung background. No? Susunod, mag-level up na tayo ng background. So, yun na nga, balik tayo dito sa tip ng paggamit ng smartphone natin pagka tayo magbibideo, magbibideo vlog, ganun. Yung tamang paraan ng paggamit niya, yung setting ba, no, itong tip na to, kahit anong smartphone to, no, kahit high end pa yan, kahit iPhone pa yan, no, kung Samsung ba yan o mga Chinese phone pa yan, ito yung napakahalagang ano, tip na kahit baguhan ka, kailangan gamitin mo siya nung tamang setting, no. Ano bang ibig kong sabihin doon? Kung mapapansin nyo, no, sige, mag-i-edit muna ako nung pwede kong example. Bawa, ito. Picture natin. Ayan. Kita ba? Ayan, di ba? Ngayon, nakaayos siya. Nababasa nyo yan, di ba? 2018 calendar. Kung nga ba, hindi ko pa napapalitan niya. Magto-2020 na. Hindi ko pa napapalitan. So, ngayon, nababasa nyo yan, di ba? Ngayon, kung gagamit kayo ng smartphone, ayan yung naka-flip, no? Naka-flip. O kaya, kung tawagin mirror. So, pasensya na kayo kasi bulol ako sa R. So, naka-mirror siya. Pagkagamit nyo dun sa smartphone, is selfie na camera. Pag nag-record kayo niya, nabaw, bagong bilhin nyo yan, nag-record na kayo, nag-aganyan na kayo, nag-umpisa na kayo ng video, no? Naka-automatic yan na naka-mirror. O kaya, save as previews, no? Yung preview. Kung ano yung preview na nakikita mo, gumamit kayo ng selfie camera, kikita nyo doon sa screen, di ba? Na ba, may nakasulat na ganyan, no? Nakabaligtad yan, nakabaligtad yung sulat niya, no? So, kahit wala ka pang magandang content, sinusubukan mo palang mag-vlog, mag-video, no? Ang importante kasi, kahit paano, nababasa nila yung ano, yung kung ano man yung nadadaanan mo, ba, nagbibideo ka sa isang lugar, no? Andito po ako ngayon sa ganyan-ganyan. Pero hindi nila nababasa kasi nakabaligtad yung salita, yung mga words, eh, no? Yung mga letters, nakabaligtad. So, napaka-importante niyan kahit hindi ka pa, nag-uumpisa ka pa lang mag-vlog, kailangan maayos yung setting nung, ano, nung camera mo, no? So, ganito, umpisa natin, selfie camera. So, pagdating dun sa likod ng camera, itong likod ng camera na to, automatic yan, pag dyan ka nag-video, okay yung makukuha mo, naka, ano yan, tawag dito. Tanga na. Google nga natin. Google. Asan si GMT? Kaya nga may Google, eh, di ba? Google na. Yun. Alam ko na. So, pagka ang gamit nyo, eh, yung likod nung camera nyo, no, naka-orientation niya ng tama. Yung habang binibidyo nyo siya, yung orientation nung, ano nyo, mga lettering na nakukuha niya, nakatamang orientation siya, mababasa mo siya. Ano ba yan? 2018.
calendar. Mababasa mo siya ng tama. Yung orientation ng ano niya, tama. Kapag ang gamit yung camera, ay yung selfie camera, automatic yan, ang na-save siya niya, lalo na sa mga ano, sa mid-range phone, yung mga Samsung na around 10,000, mga ganyan, Xiaomi phone, Vivo phone, lalo na yung Vivo na yan, tsaka yung mga Oppo na phone, Realme phone, ganyan. Lahat yan ng selfie camera, naka-ano yan, naka-preview yan. Mababasa nyo yun doon sa setting, ano, save as previews, preview, gano'n. Pakita ko na nga, ayan na. Lalagay ko din siya sa screen, no, kung may lalagay ko siya, no. So start natin. Punta tayo sa camera. Setting. Sa advance. Ayan, kung makikita nyo, no, yung ito. Ayan, save selfie as preview. Save selfie as preview. Enough ko yan. Para pagka nag-save yung binibidyo mo galing sa front camera o sa selfie camera, eh hindi siya nakaflip yung pangalan, no? Yung content mo hindi nakaflip. No. Yan yung sa cellphone ko. Sa ibang cellphone naman, sa Samsung, ganyan din sa Samsung. Ganyan din yung sa Samsung. No? Pero yung ibang setting, ang nakalagay dyan, yung ano, aba sa Xiaomi, yung off mirror. No, makikita nyo sa camera setting, magpunta lang sa camera setting, i-off nyo yung mirror para pagka nag-video kayo gamit yung front camera o yung selfie camera, hindi na-flip yung pangalan. So, napaka-importante niyan kahit baguhan ka pa lang, kailangan yung content mo, wala nang magandang content, tapos di pa mabasa yung ano, di ba? Wala nang magandang content, di pa mabasa yung wordings dun sa likod, di ba? So, eh napaka-importanting tip yan. Isang tip lang to, kasi baguhan din lang ako. So, kailangan, may share ko din yung ano, na yung tamang paggamit ng selfie camera, no? Diba? So, sana malaman nyo yan. So, sana naman nakakuha kayo ng idea, no? Kasi, lahat ng mga nakikita ko sa YouTube na baguhan, alam ko, ginawa ko din siya dati. Kaganyan-ganyan, nandito po ako ngayon sa lugar na to. Nandito po ako ngayon dito. Saan ba yan? Hindi ako nakabaligtad, no? Tsaka yung isang tip pa, no? Bawa, na video mo na napakahaba na ng video, no? Well, sa ano naman, sa ba ang gamit mo, KineMaster, yung buong video na yung bago mo siya i-cut-cut, pwede mo naman siya i-flip, no? Para tumama yung orientation ng video mo, no? Yung orientation ng video, para tumama, i-flip mo na siya. No? Kung ang gamit mo naman yung power directory na editing, video editing, ganoon din, meron din siyang flip. Ngayon, pagka ang gamit mo naman, kung professional ka, yung tawag dito, yung Adobe, no? Meron din siyang plate. So, para nababasa na maayos yung content, di ba? Nag-uumpisa pa lang tayo. So, kahit pa paano, medyo nagle-level up ng content, no? So, sana makatulong ako. Nakatulong sana sa inyo yung tip na binigay ko, no? Kasi napakalaga yan. Lahat naman ng vlogger, eh, nag-uumpisa lang sa smartphone, di ba? Sa handphone o sa cellphone. Diyan nag-uumpisa yan, eh. So, binigay ko din napakalaga kasi yan yung mga minsan hindi napapansin o hindi nakikita o baliwala lang sa iba. Pero sa katulad ko o kaya sa iba rin, mahalaga yun na nababasa yung content mo, no? Lalo ba, may suot kang bagong damit, kailangan nakikita nila yung ano, yung brand ng t-shirt mo, yung background mo, yung mga dumadaan ka, mag-travel vlog ka, dapat nababasa yan, di ba? Hindi nakabaligtad. So, yun lang. So, maraming salamat kung naging malaking tulong tong sa itong video na to, itong tip na to. Don't forget to subscribe. Ring mo na rin, ano, hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa bagong video ko, no? Exceeder, mag-amaserye man yan. Exceeder, tip man yan. Basta makakatulong sa'yo. Lagi kang updated. So, subscribe, like, comment, and hit the bell button. Thank you very much.